mga mali na hindi dapat gawin during no contact. Yun. So ito ah, kasi mga utol ah, 'di ba? Napakasakit kapag tayo ay iniwan, 'di ba? Kapag ikaw ang iniwan. So ikaw dapat ang gumawa ng no contact. Yun. What's up? Ayan, kumusta mga utol? And then, welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload payo videos. Yun! Ayan, kumusta mga utol? Ayan, kumusta yung mga minamahal natin dyan? And then, sa mga kababayan natin ulit, sa mga OFWs natin, ayan, sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan, kamusta kayong lahat dyan? And then, stay strong and then God bless. Ayan, ingat-ingat kayong lahat dyan, ha. So, ito, ang magiging topic natin sa video na ito is mga mali na hindi dapat gawin during no contact. Yun. So, ito, ha. Kasi mga utol, ha, di ba, napakasakit kapag tayo ay iniwan, di ba? Kapag ikaw ang iniwan, so, ikaw dapat ang gumawa ng no contact. And then, mas mainam talaga na gawin mo ito. Dahil ito ang pinakamabisa na pwede mong gawin. Ayan, kapag ikaw ay hiniwalayan o kapag ikaw ay iniwan. Yun. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, ihinto ang pag-no contact. Yun. So ito yung mga mali na gawain na during ng no contact, nagdadalawang isip ka na gusto mo nang ihinto dahil na sobrang namimiss mo siya. Yes, instead na siya ang makakamiss sa'yo, is ikaw ang nakakamiss sa kanya. Hindi mo na kukontrol o hindi mo nakakayanan. Mas lalo kang nababalisa. Naku, utol ha. Walang mapupuntahan o hindi talaga makakatulong ang paging marupok na pabigla-bigla ka nalang gumive up. Yes. Kasi utol ha, kung interesado ka talaga, kung seryoso ka sa taong yan o sa lalaking yan, kailangan mo talagang gawin. Kailangan mo munang bigyan ng toon o kailangan mo ring seryosohin. Yes, i-motivate mo ang sarili mo na ginagawa ko ito para sa ex ko na manumbalik. Yes. So kung hindi mo makayanan, walang mangyayari utol. Mas lalo lang siyang aalis o mas lalo lang siyang aatras at saka hindi na talaga magpaparamdam din sa'yo kapag palagi mo na siyang nire-reach out. Ayan, kapag binrake mo yung no contact. Kasi nag-contact ka na sa kanya. Ayan. Kailangan isa disiplina talaga. Ayan. Give respect to yourself. Lalong-lalo na yung taong nang iwan sa'yo, ha? Na sinabi niya, gusto ko nang ihinto ito. Gusto ko nang itigil yung relasyon natin. Nako, utol. Respetuhin mo ang desisyon niya. Pagbigyan mo siya. Yes, tanggapin mo na ayaw niya. And then, doon niya marirealize na... Uy, parang okay lang din naman sa kanya. Kasi minsan ang mga kalalakihan isa sinasabi nila na maghiwalay na tayo pero hanggang salita lang yan minsan. Pero pag tinutuhanan ng babae, is doon naman sila makakaramdam ng takot na makamatuluyan ding mawala ang kanilang partner ng babae. Doon sila magpaparamdam. Ayan, kapag sineryoso mo talaga ang salita nila, kailangan talaga utol, ikaw na babae is magiging matatag ka. Yes na... Sa tuwing sinasabi nila na kahit anong mga sinasabi ng lalaki ay nire-respeto mo. Pati na yung pagsabi niya na nga, ayoko na, ihinto na natin yung relasyon na to. Respetuhin mo din. Para mas lalo siya makakaramdam din ng takot. Yes. So wag kang mag-give up ha. Kapag ginawa mo na ang no contact, ipagpatuloy mo na utol. Marami kasi ako natatanggap talaga ng mga humihingi ng advices na, ako kuya, nag-give up na ako kasi hindi ko talaga kaya. Mas namimiss ko siya. Ang tanong ko sa kanya ngayon is, nag-improve ba o may nangyari ba dahil hinabol-habol mo siya ulit? Sabi niya, ganun pa rin. Nagpapahabol lalo. Natural, magpapahabol lalo kasi alam niyang nandyan ka lang. Alam niyang hindi ka nawawala at hindi siya natatakot. Yes, hindi mo siya nabigyan ng takot. Yun. And then yung pangalawa natin na maling gawain ha, sa pag no contact is magpaalam na mag no contact. Nako, isa pa to utol ha. Yung iba dyan isa sinasabi nila na kuya okay lang ba na magpaalam muna ako sa ex ko na mag no contact muna ako.
Maling gawain yan, utol. Bakit ka pa magpapaalam? Ha? Kailangan mong gawin na sa action mo. Huwag mo lang sabihin pa sa kanya na mag-no contact ka. Kasi the more na malalaman niya, hindi na siya makikurious. Kinagawa kasi natin ang no contact para magkaroon ng katanungan sa kanyang isipan na bakit? Uy, bakit kaya siya nawala? Bakit kaya hindi na siya nagpaparamdam? O bakit kaya isang kakasabi ko lang kahapon na maghiwalay na kami, isa hinding-hindi na talaga siya nangangamusta, hinding-hindi na siya naghahabol. Ganun dapat. Bigyan mo siya ng curiosity. Ha? Bigyan mo siya ng bakit sa kanyang isipan. Kasi kung nagpaalam ka pa, wala na. Wala nang silbi o para saan pa. Hindi na rin siya makikurious talaga. And then yun nga, parang hindi na mysterious. Ha? Na alam niya eh. Kasi hindi niya na i-check yung kanyang cellphone. Hinding-hindi na siya mag-aabang sa'yo. Kasi alam na alam niya, nag-no contact ka. Dahil sinabi mo sa kanya. So hindi kanya mamimiss. And then, hindi na siya magkakaroon ng curiosity talaga na, uy, bakit kaya hindi na yun nagbe-message? Bakit kaya hindi na ako hinahabol-habol? Kasi pinangunahan mo na sinabi mo na mag-no contact ka. Huwag ganun, utol, ha? Huwag na huwag mong sabihin sa partner mo o sa ex mo na mag-no contact ka. Gawin mo na lang. Ha? Magpakatataga muna. Tataga mo ang sarili mo habang ginagawa mo yung no contact. Yun. And then yung pangatlo natin is magsabi ng na-miss mo ba ako? Nako, isa pa to, utol, ha? Minsan nasa halimbawa nag-no contact ka and then umabot na ng 1 week, yun, nag-message ka sa lalaki. Uy, kamusta ka na dyan? Nabigyan na kita ng space, ha? Yun, nami-miss mo na ba ako? Yun, wag ganun, utol. Parang nagpapakita pa rin ng kahinaan mo yan. Which is, nandiyan pa rin yung pagiging needy mo sa kanya. Na hindi siya magkakaroon talaga ng takot. Kasi alam niya is nandiyan ka pa. Which is, habang nag-no contact ka pala, siya at siya ang iniisip mo. Kasi yun nga, unang bungad mo sa kanya is, uy, kamusta ka? Namimiss mo ba ako? Naku po. Ikaw lang talaga ang nagpapahalata na ikaw ang nakakamiss sa kanya. Huwag ganun, ha? Huwag na huwag mong tanungin ang lalaki ng ganito kapag nag-no contact ka. At hindi talaga nakakatulong yung ganitong katanungan sa lalaki. Ah, yun. And then yung pang-apat natin is binibilang mo ang araw ng pag-no contact. Naku, utol, ito ha. Karamihan din sa mga humihingi ng advice sa akin is kuya, ganito, ang pangatlong araw ko na sa pag-no contact. Ano na kaya iniisip nun? Ano na kaya ang ginagawa nun? Naku po, kapag nag-no contact ka, huwag na huwag mo siyang panaisipin. Huwag na huwag ka rin mag-overthink. And then parang ikaw pa lalo ang nag-curious. Ginawa mo ang no contact para siya dapat ang mag-curious sa'yo. Hindi yung ikaw. Parang ikaw pa ngayon ang nababalisa. Ha, na iniisip mo siya lagi. Huwag ganun, utol, ha. Ganito, utol. Kasi ang palagi mong pag-iisip sa lalaki o sa ex mo, isang hindi talaga nakakatulong yan. Mas lalo ka lang mamumukmuk talaga. Ganito, bigyan ko kayo ng tips, ha. Para okay lang din naman na iisipin mo siya kahit paano. Para makakatulong din naman ito sa iyong pag-self-improve. Iniisip mo yung mga pagkakamali mo, iniisip mo yung mga bakit dyan sa isipan mo. Ayan. Ganito, bigyan mo araw-araw ang iyong isipan na siya din ang iisipin mo in 20 minutes lang. Sa loob ng isang araw. Bigyan mo ng schedule. Ayan, magano ka muna, mag-focus ka muna, bigyan mo ng oras ang sarili mo na siya muna ang iisipin mo in 20 minutes lang. Ha? Kasi ito, utol, ha, malaking tulong din ito kapag binibigyan mo o naglalaan ka ng oras para sa pag-iisip sa kanya. Ayan, once a day lang dapat, 20 minutes a day. Ayan, kasi kapag merong ganito, instead na iisipin mo siya, mas naiisip mo pa na hindi ko siya dapat iisipin kasi may oras akong nilaan para sa pag-iisip din sa kanya. So kapag ganun, isa malaking tulong ito na makapag-focus ka pa sa mga iba mong gawain. Yes! Bigyan mo ng 20 minutes a day na pag-iisip lang sa kanya. Ah, hindi yung 20 minutes yung pag-iwagawa mo sa mga iba't ibang gawain and then in the whole time na buong araw, siya at siya na ang iniisip mo. Nako, walang mangyari sa'yo sa pag-self-improve mo, utol. Ha? 20 minutes lang ilaan mo sa kanya araw-araw. And then, the rest of the day is
mag-self-improve ka. Focus na lahat sa sarili mo. Go out with friends and families. Ayan, mag-bonding ka. So yun, huwag mong bilangin yung araw ha, na araw-araw is siya at siya na lang din ang iniisip mo na uy, ganito na, malapit na, mag-iisang buwan na, pwede ko na siyang kundakin. Nako po. Huwag ganon. Hayaan mo siya na balang araw siya at siya lang din ang mag-reach out sa'yo. Yun. And then yung panglima natin is maling gawain ha, na pag during no contact is ang magtanong sa mutual friends about kay ex. Ito, isa ding pagkakamali to na instead na siya ang mababalisa, is parang ikaw ang nababalisa ngayon. And then sigurado to kapag nagtanong ka sa mutual friends nyo tungkol sa ex mo, is makakarating din yun sa kanya. For sure. Sigurado yan, utol. So wag ganun ha, wag ka nang palay ng tanong na tanong na, uy, kamusta na si ex? Namimiss ko na siya. Namimiss niya rin kaya ako? Anong balita sa kanya? Napagkwentuhan niyo rin ba ako? O naibanggit niya rin ba ako sa inyo? Ha, wag ganun. Kailangan talaga kapag nag-no contact ka, wala kang ibang gawin kundi sarili mo lang talaga ang iisipin mo. Huwag mo na panay siya. The more na iniisip at iniisip mo siya, hinding-hindi ka talaga makakapag self-improve. Hindi mo matutulungan lalo ang iyong sarili. Kailangan focus ka sa sarili mo, mag-enjoy ka, utol. Napakasarap ng buhay kahit mag-isa ka lang. I-treat mo ang sarili mo. Ha, kung nawalan ka ng oras ha, sa sarili mo dati dahil nakafocus lahat sa kanya, ayan, this time, bumalik, tanaw ka muna sa sarili mo. Magpaganda ka, mag-self-improve ka, yun nga, mag-exercise ka, magpa-sexy ka. Tignan natin kung di yan hahabol ulit. Ha, mark my word. Yun. And then, ang pag-emote sa social media. Ayan, isa pa to, utol ha. Isa din ito nga, napakamaling gawain na mag-emote-emote ka sa social media. I'm single right now. Huwag ganon. Ha? Hindi talaga nakakatulong. Mas lalo na siyang aatras. Kasi nakikita niya na nanghihina ka o you are weak. Hindi siya maghahabol lalo. Ha? Kasi nakikita niya is wala ka ng confidence sa sarili mo. Is, nawawalan ka na ng value sa sarili mo. Kasi dinadown mo na rin ang sarili mo. Nagsiself-pity ka na. Ayan, sa pagpo-post-post mo dyan. Nagpapakita lang talaga na ikaw ay apektado sa pagkawala niya. Pero siya is wala. Ibaliwala niya yan. And then, yun nga, mas lalo pa siyang magpapahabol. And then, hindi ka na niya papakialaman. Kasi, nagpapakita ka lang talaga na nalulungkot ka. Do you think magre-reach out sa iyo para makiramay din sa kalungkutan mo? Hindi. Ha? Habang siya ay nag-i-enjoy-enjoy, ikaw naman nagmumukmok na ko. Mag-enjoy ka rin. Naku, utol, ganun lang, kasimple. Kung nag-i-enjoy siya, mag-enjoy ka rin. Ha? Bumawi ka sa sarili mo. Yun. And then yung panghuli natin, ayan, isa, ang magmukmok sa loob ng kwarto. Ito, gumagawa ka nga ng no contact, pero nagmumukmok ka lang dyan sa kwarto mo. Do you think, someday, ha? Kapag mag-reach out siya sa'yo, tatanungin niya sa'yo, isa, uy, kamusta? Anong balita sa'yo? Wala, ito. Ang dami ko nang alam sa channel ng aming TV. Ayan. Kasi dito lang ako lagi. Ayan, nagmamasid sa mga palabas. Ayan, kung ano-ano mga magagandang palabas. Nako! Huwag, ganun ha. Kailangan mong lumabas, utol. Mag-enjoy ka. Go out with friends. Bonding with families. Yun, kailangan mong i-enjoy talaga ang iyong sarili. Hayaan mo siya habang siya ay nag-i-enjoy. Mag-enjoy ka rin. Para once na mga musta na siya someday, kamusta ka? Ito, hobby ko na ngayon is ito, nag-jogging ako araw-araw and then nagtitennis na ako kasama yung mga kaibigan ko. Ayun, ganon. Para makita niya, uy, nagkakaroon ka na ng value. And then nakikita mo na rin sa sarili mo yung worth mo. Yan, and then doon na siya lalo magkakaroon ng interest sa'yo. Do you think magkakaroon siya ng interest ulit sa'yo yung doon ka lang nagmumukmuk na yung dami mo nang alam na movies? Dahil lang sa pagmumukmuk mo na doon sa kwarto, sa loob ng kwarto mo? Hindi siya magkakaroon ng interest. Doon siya magkakaroon ng interest sa bago mong hobby. Yun, sa mga daily habits mo na yun, paggalagala, and then nag-i-enjoy ka, nag-swimming, jogging, ganon. May pagbabago sa sarili mo. Ganon, utol ha. So wag nyong gawin yung mga ganito during nag-no contact kayo. Kailangan mo lang talaga isa, wala ka lang ibang gawin kundi
mag-focus at mag-focus sa sarili mo. Kasi yun nga, ang pinaka-importante dito ay ang sarili mo. Hindi yung sarili niya. Wala tayong pakialam muna dito sa kanya ngayon. Ha? Sa taong nang iwan sa'yo. Yung concern ko ngayon is nasa sa'yo. Yung iniwan. Hindi doon sa nang iwan. So ito, tinutulungan ko kayo kung paano talaga pagganahin ang no contact. Ha? Wait until he beg na humingi ng sorry sa'yo. And then pahirapan mo pa. Ipakita mo sa kanya na ganito ang value mo, na ganito ang worth mo. Na hindi ako basta-basta. So taga mo yung sarili mo utol, ha? Wag na wag mo ring pabayaan. Na iniwan ka niya, mas lalo mo pang pinabayaan. Na hindi talaga nakakatulong para manumbalik ang iyong ex. Kung yan talaga ang iyong goal para manumbalik siya sa'yo, para makuha mo ulit ang kanyang loob. So yun lang ha, sana matulungan mo rin ang iyong sarili talaga utol. Kahit anong sabihin ko sa pag-a-advise, kung hindi mo tinutulungan o hindi mo ginagawa o hindi ka nagkakaroon ng disiplina sa sarili mo, wala ring mangyayari. Yun lang, so magpakatatag ka. And then always pray ha, kumuha ka ng lakas doon sa taas. Yes, magagaranti ako sa iyo, bibigyan at bibigyan kanya ng way kung ano ang dapat mong gawin. So yun lang, maraming salamat. Ayan, sa mga gusto palang humingi ng advices ha, tumatanggap ako ng one-on-one call consultation. Ayan, puntahan nyo lang yung link dyan sa may description box. Ayan, and then i-like nyo na rin ang Facebook page ko. And then doon nyo ko pwedeng i-PM. So yun lang, maraming salamat. Ayan, sana may natutunan kayo sa video na ito. Yun, ingat, God bless and babush! Maghimay, sindi hamot, tasipasa mo, repeat. Maghimay, sindi